Hello, good morning. So we have a job today, laptop. So i5 laptop. Yan siya. Ah, Lenovo. So old laptop. So, model niya ay yan. IdeaPad Z460. So Windows ano pa siya? Windows 7. Pero wala na yung ano, burado na yung ano niya, mga keys. So hindi na natin siya masusunsun. Power on natin siya. Sak natin. Check natin ang problema niya ay hindi nagtutuloy. Yun ang sabi. Sira yung hard disk, tumunog. Check! Tinig nyo guys, namatay pala. Kaya tumunog yung hard disk. Power on natin. Ayan, ayun, nag-display. So yun ang problema niya. Wala daw ano, hindi daw nagbubot yung OS. So gagawin natin. Control Alt Delete. So F2 delete. Check natin. Pasok tayo ng BIOS settings. Okay? Control at ano, F2 or delete para mapasok sa BIOS. So hindi siya po mapasok sa BIOS. Ganto lang siya. USB pa siyang kasama. Ayun, pumasok ko. So, may sira lang yung monitor niya. Yan guys, sisira siya. Okay, check natin. Meron siyang hard disk, Toshiba. So, IdeaPad Z460. Yan. So, Intel Core i5 CPU. 2.27 GHz. Ayun natin ang boot settings. Ngayon, naka-ano naman siya, naka-first boot yung hard disk, pero hindi nag-work. Okay, so, nak-reset din ang bang CMOS. 00 yung ating orasan. So, ang oras ngayon ay 10:40. 10, enter, tapos 40, enter, tapos arrow down. So, ang date ngayon ay December 4. December 4, 12/04/2021, enter. Okay, so magboot tayo sa nasaan ang ating USB bootable device. Try natin F10, tama yung oras. Sana pumasok, kapag hindi, i-reformat natin. Enter. Balang ang aking portable USB device. Ayan. Ayaw niya pa rin mag-boot. Kailangan natin ng USB. So, dito sa belak. So, I think na-stuck ito. Hindi na gumagana ang baterya. So, control alt delete again. And then, hit, delete or F2 na lang. On keyboard. Para tayo makapasok sa BIOS. Just wait for a while. Try natin siyang i-reformat. Para makita natin kung saan yung issue niya. Okay? So, ayan. Tayo ng boot device. So, wala. Hindi makita ang USB. Pa-ECI siya. Enter nga natin. Compatible.
wala siyang USB device. Pero meron siyang legacy na kinable. Kinable. So, exit natin and save. Save muna natin. Press F10, then enter, save. Hit natin ang F12 or F11. Try natin. So, yun, pumasok. Hindi pala siya pumasok. So, hindi detected ang ating flash drive. So, hindi siya detected. Yun ang problema natin. So, lipat natin sa kabila. Ito. So, hit natin ang control at delete. Tapos hit 2 again. So, dahil yung issue natin na yun, naka black screen lang siya. Na yan, naka ganito lang siya. Yun yung issue eh. Sabi ng cat ghost naman. Naka black screen lang. So yan. Check natin kung pumasok. Ayun, okay na. Saka so, naka-compatible tayo. So, baguhin natin. F5, pababa. Okay. Nakataas na yung ating G+, flash drive na to. Detected na. Flash drive natin. So, F10. I-format na natin. So, sabi naman ng ating customer, kung reformat, siya reformat. Ayan. Bootable device, kailangan mag-boot. Mabagal lang mag-process ng mga laptop na luma. Antayin natin. Natin lang kasi lumabas yung... Ayan, lumabas na. Mabagal siya mag-process ng mga luma. Okay, Windows 7, 64-bit. Okay, enter. So, mababa lang ang RAM nito siguro. Mga pang Windows 7 lang ito yung driver kasi yung magiging problema natin. RAM siguro nito mga 2 gig lang. So, magpansin ko lang. So, mainit itong side na to. So, nandito ang ating heatsink fan sa side na to. Ibig sabihin, madumi na to. Kasi sobrang init ng heatsink fan. Niya. Pag ganyan, kailangan ng cleaning. So, nandito kasi ang hard disk niya eh. Just side na to. Itong haba na to, kalimitan nandito ang hard disk. I'm not sure kung nandito talaga o nandito. Ito, mainit kasi itong side na to eh. Para, possible na ito yung hard disk. Pero kalimitan yung mahabang area na may ganito sa may touchpad nandito. Yan. Pero mainit yung heatsink fan niya, sobrang init. Pag ganito, madumi siya. Pero may hangin naman lumalabas, medyo... Okay naman, may hangin. Pero hindi siya ordinary kasi para sa akin. Based on my experience. Okay? Okay, natin i-reformat. Kung yun ang problema. Kung OS lang. So, for success, pwede okay. So, ultimate tayo, 64-bit ultimate, pre-activated na tayo kasi burado na ang serial. Okay, save, next, okay, custom, okay, meron naman siya, detected naman ang hard disk. So, i-delete natin lahat. Hindi naman siya, wala siyang recovery yung pag-original. So, ibig sabihin na na-format na rin ito before. Sabrain na natin siya lahat. Hindi na natin kailangan yan. Okay, delete. Okay. So, 500 gig. Patihin natin para sa backup price. Lagyan natin ng 200 ang drive C. Okay na 200,000. 200,000.
okay na yun para sa OS. Hindi naman ito pwede na sa mga gaming kasi mga bago na yung ating mga games ngayon. Sa mga lumang games pwede siya. So yung ating drive di pinaka-backup files is 270 gig.4. Okay. Location 2. So next, format na natin. Okay, antay na lang natin hanggang sa matapos pag 100% siya. Ayan. Pag 100% yan. So medyo matagal lang yan. So kailangan intayin. So mahaba ang oras natin pag inintay natin. So bypass muna natin yan. So ayan, 77, 78. Malapit na siya yung matapos. So so far good yung ating hard disk. May problema lang yung ating program. Ayan, let's wait for 100%, okay? So ayan, tapos na, 100%, nag-restart na yung ating unit. So, continuation na lang yung installation. Na-install na natin yung OS sa ating hard disk. So, ang kailangan na lang is mag-install yung kanyang OS na nasa loob ng hard disk. Mag-program na lang, mag-program. Ayan. So, na-load natin yung nangyari yan, na-load natin yung OS sa hard disk. Okay, nag 100%. Good yung hard disk. Ngayon, dahil nakargahan siya. Ngayon, maglo-load yung OS. Mag-ano na siya. Mag-create na siya ng de-install na siya. So, atapusin lang natin yun hanggang sa matapos yung installation. Itay na lang natin. Ayan, set up ng registry na siya. So, wait nyo lang guys, hanggang sa matapos. Medyo binabypass lang natin kasi haba yung ating oras. Ayan, set up starting services. So, ayan na, completing installation na. Hanggang saan mag-restart na lang yan, then ano na siya sa desktop na yung pinaka desktop na natin lalabas. And ito siya, nakarating tayo hanggang dyan, hindi siya nagpipail. Okay yung hard disk natin, walang problema. So ang issue lang talaga yung sa program. Ayan, santay lang natin yan matapos. Re-restart yan kapag natapos. Installation. So bali ito ay sira na pala yung baterya niya, so kaya naka-plug na lang siya. Plugin na lang tayo sa ating ano. Sabi na may-ari, sira na yung kanyang baterya. So pinareformat yan at ibebenta daw. Sabi ng ating customer. So yan, nag-restart siya. Installation kanina. Diretso niyan sa ano na yan, sa desktop na siya. Stop na yung salad niya. Ito na natin, bypass na natin yung bootable. C490. IT apart.
Ayan. Okay na siya. Ano ako naman yun. Remove. Enter. Enter. Okay, as my letter. Lagay natin sa Kuala Lumpur. And next December for Phoenix. Hanggang sa matapos yan, stop na siya. So, yun na. Na-reformat na natin. Windows 7. So, try natin yung i-Windows 10. So, parang nagbago yata ang nag-chat sa atin yung may-ari. Nagbago ang isip. Kaya gawin na ang Windows 10. So, okay naman siya. Gumagana yung hard disk. So, try natin siya Windows 10. Excuse me. Excuse me po. Welcome. Sorry, inaubo tayo. Ayan, may guhit lang siya dito. Madami yung screen niya. Siguro natambak. So kung ano to, may Windows 8 or Windows 7, so kailangan 4GB yung RAM pataas para siya pumasa sa Windows 10. Pero pag hindi siya 4GB, hindi siya natin pwedeng i-Windows 10. Mabagal kasi. So ayan, kumana na siya. Check ko lang yung ano, yung kanyang ayan, so 4GB siya nakalagay. So, try natin siyang Windows. Try ko na lang siyang Windows 10. Kasi request ng may-ari, Windows 10 daw siya. So, ayan, okay siya, gumagana. Working pa ang kanyang hard disk. So, may tama lang yung kanyang LCD. Kuhit, oh. Siguro naipit yan. So, kumising yung ating mga driver. Ayan. So, i5. Okay, ang hard disk natin magana.
format natin yung ating drive D. Okay, it's done. It's done po. Okay na, okay na. Ating reformatting na black screen. Ang issue niya, black screen. So, ayan. Solve na po yung ating problema. So, okay. Gumagana. Program lang po yung naging issue. So, hanggang dito na lang ang ating pagpapakita kung paano i-repair ang black screen. So, ayan. Hanggang sa muli. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Thank you for watching. Bye-bye.